pagbasa ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupungot sa kanyang kapatid. At nalalaman ninyo ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tuhunan, sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tenga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Tuhon, sa piling ng poong mahal, laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig, bagamat ang aking sabi, ako'y ganap na nalupig, bagaman at ako'y takot, nasasabi ko po minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Tugon, masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong iyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Tugon, magsitayin po tayong lahat bilang pag-alang sa mabuting kalita. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dumating na ang oras para parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang bugil ng trigo at mamatay, manatili itong nag-iisa. Ngunit kung namatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Isa-isang kawalan po, ano yun ang kalimitan na isip natin ng pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ano? Makita natin na mawabawasan ang ating workforce. Lalo-lalo sa pagtuturo natin sa mga bata, sa mga mananampalataya, mabawasan tayo ng isang katekista. Hindi lamang po sa parokya ni San Antonio, hindi lamang po sa West District ng Diocese ng San Pablo, ngunit bilang bahagi ng buong simbahan,
sapagkat napahal, napakahalaga kung pakita natin ang pagkilos na ginagampanan natin sa daigdig na ito. Pero talagang ganoon ang buhay. Talagang hindi ito ang buhay natin sa daigdig na ito ay hindi panghabang buhay. Ito ay mayroong katapusan. Ang mahalaga ay ginamit natin yung panahon na inilagi natin sa daigdig na ito. Pero sa unang pagtingin, ito ay isang kabawasan. Pero kung tusin po ay hindi. No? Kasi kahit na doon sa kabila, no? Ay sabi nga ni Jesus, no? ang nananalig sa akin ay sumusunod sa akin. Kung saan man ako naroon, naroon din ang aking alagad. No? At yung sinabi pa nga ni Jesus dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, para lang alam ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. No? At yung paglilingkod natin, no, sa daigdig na ito, no, ay pagamat sa oras na ating kamatayan ay sa pag-aakala ng iba'y wala na, hindi, no, patuloy pa rin natin. No? Kaya nga, yun yung kaisahan natin, no, yung communion with the saints doon sa kabilang buhay. At nananalig tayo na si Maria Rosy, no, ay higit na mga bilang doon sa pinagharian ng Diyos. At alam natin, no, kapag si kabilang natin sa pinagharian ng Diyos, ay siya ay patuloy na magdarasal, no, para maging katulong natin, no, sa daigdig na ito, no, upang magbigay ng lakas para po sa pagpapahalaga ng ebanghelisasyon upang tunay na makilala ang ating Diyos, ang tunay na Diyos at ang ating Panginoong sa Jesucristo. So, hindi po natatapos, no, yung paglilingkod ng Diyos pagkatapos ng ating kamatayan. No? So, yun din po yung ginagawa. Tulad po limbawa ni San Antonio de Padua, no? Ay hinihiling natin ang kanyang tulong, no? Yung aming patron, si San Martin de Porres. Dahil na patuloy tayong gabayan sa buhay na ito, sa daigdig na ito. No? At yun po, no? Ay kutusin po ay hindi kawalan. At hindi ko po nakikita na ang bawat katekista na mamamatay ay kawalan sa pagkilos upang mapalago ang pag-ahari ng Diyos. No? Pagkos ay isang paniniwala na higit silang makatutulong doon sa piling ng ating Amang nasa langit. Kasi yun eh, kapag lingkod ka ng Diyos, no? Lingkod ka ng Diyos sa daigdig na ito. Kahit na doon sa kabila, no? Kaya yun po yung ini-invoke natin sa ating mga santo at santa, no? Na tayo tulungan sa daigdig na ito. At hindi naman yung kanilang gagawin kapag sila ay nasa langit na, no? Na ipanalangin tayo, no? Lalong-lalong sa pagpapalaga ng mga buting balita ng pagliligtas ng Diyos, no? At isang pagkataon po na kung saan ay kaya kinakailangan din po natin, no? Kasi sabi ko nga ay isang katanungan, bagamat ito po yung pinaan na survey natin, no? Sabi nga natin, ano ang kalimitan na yung dahilan kung bakit baga bagamat every year ay tayo ay nagkakaroon ng seminar para sa mga naging katekista, no? Nakita natin, well, isa kadahilanan na nagawa ng kamatayan. No? Pero maaaring may iba pang kadahilanan, no? Na kinakailangan din natin malutas, no? Kinakailangan din na mabigyan ng diin para sa patuloy na pag-alago ng ating pananalig, no? Sa ibinahayag na po natin sa tinatawag po natin
pagkapahalaga, no? Sa mga nagtuturo ng ating pananampalataya, no? Sa katesismo, no? So, yun po, no? Makikipag natin kalimutan, no? Ay palaging nakakasama natin si Maria Rose, kasi kahit dito sa daigdig na ito ay ginagawa niya yung kanyang tungkulin para may isang katuparan na mission na ipinahayag ni Jesus, no? Sa atin para magkampanan natin kung yung maalala, no? Kaya na yung panyaya ngayon nagpibigay ng pansin, no? That, sabi ko nga po kung yung maalala na sa ating huling recollection, no? Na apag yung constitution, kasi we have 16 documents of the Catholic Church. At ang isa rito, no, ay yung Catechesi Trabendi. No? Yung apat na constitution, ito yung pinaka-apat na haligi, no, ng lahat ng dokumento ng simbahan, no, sa Crusantum Concilio, the liturgy, the verbo, the word of God, Lumen Gentium, the church, pangapag Catechesi Tridenti. Magkaba ito po yung pinakahuli, no? Pinakahuli sa apat na konstitusyon. Kasi bakit? Itong tatlong ito, no? Itong tatlong ito, yung armay rin, catechesis. Ang armay catechesis. At para po sa mentalidad po, ngayon, ng Second Vatican Council at yung naging na ipinahayag po sa atin ni Pope Francis, no? At sa pagkaunawa po ng Ecce, no? Yung CBCP Ecce, no? Yung Episcopal Commission on Catholic Education and Catechesis ay na ibinibigyan ng pagkapahalaga na there is always, no? Andiyan palaging elemento ng catechesis. Kasi hindi pa pwedeng wala yung catechesis, no? Kailangan, hindi pa pwedeng wala ang catechesis, or else, no? Ay hindi magiging maliwanag kung ano man yung programa na ipinahatid ng simbahan tungkol sa katesismo. No? At isa rin po, no? Sana po may ayos din natin. Ito rin po yung aking inilalahad ka sa ating diocesan, lalong-lalo na ngayon. Kasi po tayo ay pumapasok sa usapin ng tawagin po ng spirituality on sa pangangalaga, no, ng kayamanan ng taiping nito ng simbahan, no, ay nakalimutan yung ano, SOS, no? Stewardship, no? Yeah, spirituality on stewardship. Kaya lang medyo hindi pa tayo natatap, no? Hindi pa tayo natatap kasi ninanais kasi na ito ay bigyan ng pansit, no? Sabi ka natin, paano natin magagawa yung pangyayari. Ito kasi ay isang problema na hinaharap ngayon, particular ng simbahan ng San Pablo, no? Diocese ng San Pablo. Kasi aalisin yung arancel system. Hoping to be sana sa November. Yun kasi yung plano ng diocese. Kaya lang, ano ngayon gagawin ng bawat simbahan kung walang pamamaraan? Ano pinakailangan mo ngayon ay? Pinakailangan ay katesismo. Katesismo. Kasi, pero sabi nga, ayaw natin pangungahin at pangungahan yung nasa itaas. Nais ko lang bigyan pa sila yung kahalagahan ko ng katesismo. Kaya isa rin ito
sa apat na haligi ng mga dokumento ng simbahan na ibinigyan pansin ng Second Vatican Council. At patuloy yun natin itulog sa harapan ng Poong Ikapas sapagkat bahagi ng pagtulong. At sana rin po ay bahagi ng ating pagtulong at tunay na pangalaga. May mabuti talaga sana tayong katiwala. Mabuti tayo sa kanyang katiwala. Dito sa daigdig na ito, hanggang doon sa kabila. Kaya kapag tayo naging mabuting katiwala, sabi nga ay kung mabuti tayong katiwala sa daigdig na ito, ay sigurado maging mabuti rin tayong katiwala doon sa kaharian ng Diyos. At idinadalangin natin na sa gitna ng ating kalungkutan at sa higit natin pagkakaisa, lalo na mapalaki, napalakas ang katisismo sa ating parokya. Sa ating parokya. Kaya nga po, bahagi rin po ng ating pagtugon na patuloy nating ipanalangin. Ito yung aking paniniwala, na yung mga taong nauna na sa atin. Kahit na doon yung mga taong nauna ay hindi tumutulong sa simbahan. Kasi sigurado kapag sila nang matay, at kung sila nang may marinis sa kalooban, kung sila nang doon sa harapan ng Diyos, ay surely, they will also pray for the church. Sigurado rin sila yung magtara sa para sa simbahan. Si Maria Rosy Pacaya, na talagang ibinuhos niya ang kanyang buhay bilang isang katikista sa ating ibinigay na award ay 25 years. Sayang malamang na sumakit ang paa ni sister. Kaya hindi niya na ibigay ng buhay pa. Pero sigurado naman ay alam na ni Maria Rosy sa itanan niya. Itanan niya. Bahagi yun. Ito ba ay bago na matay ay conscious o unconscious? Ha? Hindi, conscious ba siya o unconscious? Bago siya na matay? Ha? Conscious na siya, ha? Ha? So, kahit pala na hindi, kahit na pala na matay. At lately lang, hindi siya tapos parang last Sunday, nagdamit niya kung ano, nadalhinan ka ng pagkain. Eh, sabi niya, natutulog. Eh, gusto mo kami kasama ang katilista na makita. Kasi mga umaya, sinabi tulog, wala na pala. Pero, tapos pinakain, pero nung pinakakain, parang hindi niya na kumain ng mga nakakita pa, nakapagsalita pa, ay hindi na, pero nakapagre-response. Pero narinig ka. So, at least yun po ay bahagi ng ating pagtugon. Tsaka, bago siya talaga na okay na. Pumunta sa pari para magpapahid at sa Claudio. Father, pahiran niyo ako ngayon, ha? Hindi yung... Kanina ako, kaya ako nahuli. Kaya nagpahid din ako ng Santo Audio, no? Pero ako pumunta sa may sakit, no? Si Rosy pala ay... Siya pala ang pumunta sa pari, no? Malagay ng pangiran ng Santo Audio kasi yun ang maraming tinuturo ng mga katikista. Mamaya mga katikista yung pinapahiran ng Santo Audio. So, pagbili niyo rin sa inyong mga mahal sa buhay,
Kasi parang niya, wala kayong pagbilin sa inyong mga sabuhay, pagbibilin mo rin, no? Yung aking po pinagtaya kanina ay sabi na ay, Father, ang talagang nag-request ay yung mismo may sakit. Kinabi niya doon sa kanyang asawa, no? Na magpapunta sa pari para siya ay magsisi sa kanyang nagawang kasalanan. No? Kaya medyo po ako nahuli, no? The same time, traffic din, no? Pero yun ang bahagi na kung saan, no, ay maganda. Nakitang-kita na inilalagay natin sa practice ang ating pananampalataya. Pero yan po ang nagtatid, no? Yan po yung ating anawa ang magbigay sa atin ng kalatagan, no? Na pagkaman si Maria Rose na wala, no? Kasama, no? Kasama pa rin siya. Sigurado ngayon ay kasama natin siya sa ating panalangin, no? At ang kanyang paglilingkod, no? Ay 24 hours na ngayon, no? Sa piling ng ating Amang nasa langit. Kasama tayong manalangin, no? Para sa ikaayos at sana po sa kaundad ng ating pananampalataya. Lalo ngayong panahon na ito, marami tayong dapat na bigyan ng pansin. Isa na nga po rito, no? Nabanggit ko yung stewardship. No? Pero ito yung magbigay sa atin ng higit na katatagan. No? Sinabi ni Jesus, no? Para ngalan ng Ama, ang sino man naglilingkod sa akin. No? At yung mga naglilingkod sa Diyos, ay hindi natatapos sa oras ng kanilang kamatayan. Sabagkat ang kanilang panalangin ay palagi natin kasama kahit na sila ay nasa kabilang buhay. At ito yung dalangin natin sa harapan ng buong nagkapal, no? Na naway lubos ng pakinabangan ni Maria Rose at magbigay ng katatagan, no? Hindi lamang sa pamilya ni Maria Rose, no? Lalo na sa ating samahan, no? Samahan ng mga katekista na sa ating misyon na ipalaganap ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Manayin po tayo sa mandali. Tayo po tayo. Sumasang palataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat na may kawa ng langit at lupa. Sumasang palataya ako kay Jesucristo ang sanalig ng Diyos. Pangayon natin lahat. Nagagawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinalang niyo sa damay ang Pilihan. Ipinagpala sa akin ito si Pilato. Pilato sa krus na matay ibigay. Nanaw sa kilaro at ang mga imaw. Nangyay ka tumaraw at ang buhay ng huwi. Makaya sa langit. Ano Diyos, paano na Diyos na mamakangyarihan sa lahat. Doon ang magmumula pa rin dito at uukong sa namamuhay ng mga layang tao. Sumasambalabayan ng ako si Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahan katolika, sa samahan ng unahan, sa katawalan ng mga kasalanan, sa patuloy ng hiling na matay na tao at sa sabay na walang hanggan. Amen.
pinahayag sa Ama ang kapangyarihan na bumubuhay sa anak niyang si Jesucristo. Sa kamatayan ang pagkanti ng mga buhay at mga patay ang kaligtasan. Sa bawat kahilingan ng ating tutukon, Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang aming kahilingan. Upang ang yumaong si Maria Rossi na nagpunyaki upang ituro si Kristo sa mga bata at kabataan at tumanggap ng binhi ng pagkabuhay na siya'y dinyagan, ay pagkalooban ng palagi ang pamuhay sa piling ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang pakundangan sa pagganap niya sa tungkuling iniatang sa kanya ng banal na simbahan, na ipahayag ang mabuting balita sa lahat at sa pakikinabang niya sa pagkain nagbibigay buhay, siya'y makasalo sa muling pagkabuhay ngayong huling araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang lahat ng humimlay ng may pag-asa sa muling pagkabuhay ay masilaya ng lunining ng buong may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang lahat ng nagkakatipong dito ay makatugon din sa misyong ipahayag ang mabuting balita at pagbigyang magkasama-sama sa maluwalhating paghahari ng buong may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mga pangyarihan, ang aming pagdalamin na huwag yung pakinabangan ng iyong mga lingkod na pumanaw sa lupang baba upang sa paghamo nila sa kinasarnahan. Kasalanan sila'y gawing makasalo sa iyong pagliligtas sa lahat sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa sandali ng aming pagpanaw, sino man sa amin ay huwag mawala sa iyong pagkukop at pagmamahal.
Kaya kaisa ng mga anghel, sisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kalakihan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng katagalagayan. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang kapaliligo sa kala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang krusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka, ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aming katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos sa mabunan, inawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gabi ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkilala sa pagkamatay ng iyong pagkabuhay ng anak. Inialin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng kaming minarapat na tumayo ang sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahan na tatap sa pagkakaisa. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis ni Benaventura, hanantanan kaparihan. Alalahanin mo si Maria Rosie na tinawag mong mula sa dingding na ito nung si Binyagan siya nakaisa ni Cristo sa pagkamatay. Mayroon siya pumanaw na may makaisa siya ni Cristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asa ng sarili mo rin mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga kumalaman. Tawaan mo sila at pag-uwiin sa iyong katipanagang. Tawaan pag-inapatin ka ng lahat ng makasalo sa iyong buhay ng kamukas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga gusto ng lahat ng mabanal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwanawa namin ang pagkukuli sa kalangan mo sa mamagitan ng anak na aming Panginoong Jesus Cristo. Sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
Samantalang aking pinanabigan na kinangarang ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan niyo ko sa inyo, kahit kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ay sa kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi mo sumayin. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.